Hinding-hindi raw malilimutan ni Nanay Cora ang taong 1972. Sa kasagsagan kasi noon ng malakas sa pag-uulan, natabunan ng lupa ang kaanak nito sa isang gumong establishmento sa Remando Road, Baguio City. Talagang naiiyak ako until now. Ang sakit ng loob ko, sir, sa tutulang ko. Ngayong may bantang lanin niya sa bansa, hindi raw nito maiwas ang mangamba. Hanggang ngayon, kaya as of now, pag may landslide, talagang natatakot po ako, sir. Ang pagguho ng lupa at pagbaha, ilan lamang sa mga sakon ng pinaghahandaan ng Mines and Geosciences Bureau at ng Civil Defense Cordillera, lalo na ngayong La Niña. We cannot avoid itong mga disasters na ito. But if you are prepared, yung casualties natin will be lessened. Sa paglakas muli ng habagat sa bansa, tinututukan ng Mines and Geosciences Bureau ang 336 na barangay sa Cordillera na mayroong mataas na banta ng pagguho ng lupa at pagbaha mula sa 5 probinsya. Ito'y base na rin sa posibleng dami ng ulang ibubuhos ng habagat sa Cordillera. Malaking tulong ito para mapaghandaan ito ng mga LGUs. Ayon naman sa PAGASA, asahang makararanas ang ilang parte ng Northern, Central at Southern Luzon ng katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan dahil sa habagat. Nagbababala po tayo dito sa PAGASA dahil nga po tuloy-tuloy itong malalakas na mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Western Section of Central and Southern Luzon. Iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po dito sa mga tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Wala namang nakikita sa ngayon ang PAGASA na sama ng panahon na nakaapekto sa bansa maliban sa mga localized thunderstorm. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.